Hello, mga ka-positive. Ang hirap pala pag may ubo. Pag may ubo at sipon, ang buntis na kaya. Ito, ginagawa ko. Ayan. Tubig na may asin. Susunod na gagawin natin. So, ito yung dalawang nakita ko sa bahay. Itong lemon na to. Sipon, ang buntis na kaya. Ito, ginagawa ko. Ayan. Tubig na may asin para makatulong sa pagiging ako. Grabe, ang hirap magkaubo pag buntis ka. Kaya sa mga buntis dyan, ingat-ingat tayo palagi. Ayan, wala na ako ng boses kasi kakaubo ko. At, pahirap. Sa kadalang ilong ko kasi nga. Siyempre, pag umuubo ka, yung pag-ubo kasi, at yung tiyan mo, pag umuubo ka, yung tiyan mo masakit eh. Ayun, hirap. Mag-steam ka lang nito, ayun. Kailangan lang natin mag-steam. Sabi mga kapas, ito mga hirap pag inuubo. Kaya matagal akong di nag-vlog. Steam inhalation para sa sipon, ubo at trangkaso. Malaki ang tulong ng steam inhalation o paglanghap ng usok mula sa mainit na tubig. May taglay itong water vapor na nakatutulong sa baladong ilong, sipon, ubo at sinusitis. Ang steam ay nagpapaluwag ng baladong ilong. May tulong din ng steam inhalation sa may trangkaso, allergy, hika at pulmonya. So, gagawin natin dito mga kapasitive. Ito yung ano, yung asin na may maligam-gam na tubig na may kasama kasi humumunto kasi sa kadalala muna ko eh. Yun lang yung hindi tayo pwede uminom ng gamot kasi baka maka-apekto sa mga sa dinadala natin. Humunto. Talagyan ko pa na. Thank you.
bakit epektibo ang magmumog ng salt water. May paliwanag kung bakit epektibo ang salt water gargle si Dr. Philip T. Hagen, ang editor-in-chief ng Mayo Clinic Book of Home Remedies. Anya, ang tubig na may asin ay may kakayahang tanggalin ang excess fluid sa inflamed tissues sa lalamunan at bawasan ang pagkirap dito. Naluluwag din daw ng pagmumumog ang plema upang matanggal ang irritants gaya ng allergens, bacteria at fungi na nasa nalamunan. Sila kasi ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng sipon at sore throat. Bukod sa sore throat, nakakatulong din sa iba pang upper respiratory tract infection kung mamumumog ng tubig na may asin. Kabilang sa URTI ang common cold, nasal obstruction, tonsillitis, pharyngitis, laryngitis, sinusitis at otitis media. One eternity later. Araw na nga po ng pagbalik ko sa ospital sa aking prenatal checkup. Kaya lang nagdadalawang isip kasi ako kung ano sasabihin ko ba yung totoo o hindi. Kasi di ba sa checkup may screening, titignan ko mayroon pang mga symptoms ng COVID. So, hindi ko pa alam kung masasabi ba ako ng totoo o hindi. Ayan, nakapila na nga po ako dyan. Ayan, please observe social distancing. Ayan, ang aga ko namin dyan, mga 6:30 pa lang ng umaga. Nakapila na ako sa OB gyne. So, na-interview na nga po ako dyan. Ayan, chinek ko yung nagka-cough and colds ako. Sigot si Paul, no? Hindi kasi ako pwede magsinole kasi meron pa rin akong plema nilalabas dyan habang na-interview ko. Yung time na yan, labas ng labas yung plema ko, kaya hindi talaga ako pwede makapagsinole. Kaya lang, hinold nila ako. Hindi ako makapagpa-check up kasi nga meron daw akong symptoms. So, nag-aantay lang ako matawag. Hindi mo na nila ako pinapasok sa loob para ma-check up. So, ayun na nga nangyari. Bali, hindi na talaga ako pinapasok para ma-check up. Pero OB, ni-request nila ako na magpa-swab test kasi nga may mga symptoms na daw po ako. At hindi ako naka-clear na mag-negative, hindi pa rin ako ma-check. Kaya, grabe, napakahaba ng pila dyan. Sobrang hirap ng pila sa swab test. Sabi mo, tagal mo nag-antay. So, yun nga guys, no? Sa ngayon, mahirap pang magpa-swab test. Napakaraming tao. O, magpapa-swab test ko, ang halubilo ka dun sa maraming symptoms. May symptoms. Sabi. O, oras na? Mali na? Oras na yata eh. Hindi pa ako makain, hindi na. At ayun na nga po, bale, gaantay na lang po ako ng result ko if positive or negative po ako sa swab test. Gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung mga naranasan ko para po aware din po kayo if mangyari po sa inyo itong mga ganitong pangyayari.